Hello Virgo, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Virgo? Nine of Summer, na ang ibig sabihin ay matutupad mo yung mga pangarap mo, matatapos na yung mga inaalala mo, magkakaroon ng abundance at prosperity. The Dreamer, ang ibig sabihin ng card na ito ay i-release yung takot at saka sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Magtiwala ka sa sarili. Two of Summer. Nang ibig sabihin, ang relasyon ay hindi talaga perfect. Kailangan yung pag-usapan at tapusin yung mga hindi na pagkakasunduan. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang hangarin sa buhay ng mga Virgo, ano ang hadlang, ano ang swerte. At sa huli, kukuha ako ng bottom of the deck. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang hangarin sa buhay ng mga Virgo? Queen of Pentacles, Five of Cups, at The Lovers. Base sa mga cards nito, ang ilang Virgo, ang hangarin mo sa buhay ay yung maging masaya. Yung mabigyan ka ng panahon ng loved ones mo or ng person mo ng time or ng attention. Kasi base sa mga cards na to, maganda naman yung takbo ng karir mo, ng financial, pero may kakulangan. Sa karir, stable ang income, meron kang magandang trabaho. Ang ilan naman sa karir, maybe meron kang hindi kasundo, kaya ito'y nagpapalungkot sa iyo. May posibilidad na iwan mo yung karir mo or negosyo, ipaubaya mo sa iba. Ang ilan naman ay magkasosyo kayo ng person mo sa negosyo o kaya pareho kayo ng trabaho ng person mo. Kumbaga merong tulungan sa career. Para sa ilang single, ang advice ng card na ito, huwag mong masyadong ipakita na lagi kang available sa potential person. Kasi may iba yung pagkakaunawa ng potential person sa katangian mo. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kasi may mga katangian ka na magugustuhan ng ibang tao. At saka may darating na love para sa mga single. Yung connection ang maglalapit sa inyo at saka magkakaroon kayo ng mutual understanding. Sa mga nasa relationship naman, maganda naman yung relasyon nyo ng person mo, lalo na pagdating sa career or financial. Pero mas bigyang importansya ang relasyon. Kasi guys, pakiramdam ko yung person mo, naghahanap siya ng affection, ng love sa iyo. Para kasing nabibisi na kayo sa mga responsibilidad. At ang advice ng mga cards na ito ay sikapin mo na ibigay yung mga pangangailangan ng person mo para hindi niya hanapin sa iba. Kasi obvious naman sa mga cards na ikaw yung mahal niya. Kaya lang sa iba yung nagiging attention mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, maganda yung teamwork nyo ng person mo. Ang iba naman na nasa relationship ay nagkaroon kayo ng ending ng person mo yung bang nagkahiwalay kayo. Ang problem ng ilan sa relationship ay yung oras na wala yung spark sa relasyon. Kaya ang ilan nagkahiwalay,
pero nagkabalikan din ulit kasi ano eh, yung koneksyon yung dalawa ang nagpalapit sa inyo. The Chariot, Knight of Pentacles at Five of Swords. Ito naman yung cards para sa hadlang. Alam niyo guys, kahit dito, talagang nagpapakabisi pa rin kayo sa mga responsibilidad at tagumpay na nakakamit nyo naman talaga ng person mo or nakakamit mo. Pero meron kayong mga issues na hindi nyo napag-uusapan ng person mo. Kumbaga parang pinakulo ang tubig, kumukulo-kulo pa lang. Pero kapag napag-usapan nyo na, parang bombang sasabog. Ganon din sa mga breadwinner o kaya sa person na maraming responsibilidad. Kaya ang ilan sa inyo, wala ka sa kondisyon. If ino-focus mo na lang sa mga bagay na makakatulong sa iyo. Ang ilan sa inyo sa financial, maganda yung dating ng financial sa iyo. Dahil yan sa business o sa career mo. Pero kahit na maganda yung takbo ng financial mo, career, or business, kailangan na mo-monitor mo. Hindi naman sa kailangan pagdudahan mo yung person na pinagkakatiwalaan mo, kundi dapat alam mo kung ano yung mga expenses. Para nalalaman mo na tama yung naibibigay mo, hindi nagkukulang. At saka ang ilan sa inyo sa financial, malalagpasan mo yung problema sa financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kahit gaano man kahirap i-open yung mga issue na nangyayari sa inyo ng person mo, pag-usapan nyo ito at pagtulungan na masolusyonan. At kung ano man ang pagkukulang ng isa't isa, huwag nyo na itong balikan. Mag-move forward kayo together. At saka guys, ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards ka na, na ang ilan sa inyo magkakahiwalay kayo ng person mo. Yung person mo, napaka-loving na person. Ang gusto niya yung attention mo, nasa kanya. Kaya hinahanap niya talaga sa iba. Kaya nagkaroon ng third party dito guys. Pangalawang card na to. Ang ilan sa inyo ang relasyon on and off. Kayo ulit, tapos hindi na naman, kayo ulit, yung mga ganon. Ang ilang single naman, mamimit mo yung potential person sa ibang lugar. May posibilidad na sa trabaho mo o kaya sa school na pinag-aaralan mo. Teka lang ha. Ay ito yung card mo na nakita ko. Ang ilang single naman, may potential person kang mamimit, pero kung magkaroon man kayo ng relasyon, hindi pang matagalan. At ang tingin ko, ikaw mismo yung kakalas. Kasi meron kayong ano eh, hindi pagkakaunawaan. May mga bagay na hindi kayo magkasundo. At saka parang marami kang hindi alam sa kanya. At kung ipagpatuloy mo man para sa mga single yung connection nyo or relationship sa person na ito, hindi na ganun kalalim yung love mo sa kanya. Ito naman yung mga cards para sa swerte. Page of Wands, The Hierophant in Reverse, at Two of Swords. Ang ilan sa inyo, iniisip mo yung improvement mo para sa sarili mong buhay, sa career o kaya sa business. Kaya lang guys, ibinigay na sa iyo ng universe yung mga magandang pagkakataon. Pero ang ipinapahiwatig dito ay huwag mong kalimutan yung connection mo sa spiritual. Hindi lang naman sa pagkakaroon ng problema kailangan makaalala, kundi pinapakita rin na kailangan na may connection ka pa rin kay God, lalo na kung nahihirapan ka sa mga decisions mo para ituro niya sa'yo kung ano yung nararapat mong gawin. Ang ilan sa inyo sa health ay good health. Kumbaga, pinapangalagaan mo yung katawan mo. Merong exercise, kumakain ka ng gulay. Para sa mga pregnant, ang advice ng mga cards ay yung bang kailangan mo munang mag-relax at saka huwag ka mag-isip ng mga
negatibo. Ang ilan naman, kailangan i-priority mo yung sarili mo, kumain ng sapat, matulog ng kompleto, at saka yung mag-exercise, kahit hindi naman araw-araw. Para sa mga nasa relationship, ang plano nyo ng person mo ay kalimutan na kung ano yung negative na nangyari sa nakaraan at mag-move forward together. Pero ang ilan na nasa relationship, ang advice ng mga cards, kung may problema sa relasyon, pag-isipan mo kung dapat ba itong ipaglaban or may dapat na i-improve. Sa ilang single naman, may potential person ka makikilala na magpapagising sa natutulog mong puso. Pero kung may issue ka pa sa past, ayusin mo muna ito para magtuloy-tuloy yung swerte mo sa love. Itong bottom of the deck na Page of Swords, ang ibig sabihin, marami kang iniisip. Pero kung ano man yung naiisip mo, kailangan sabihin mo kung ano yung totoong nararamdaman mo sa sitwasyon. At saka makinig ka rin sa sinasabi ng iba kasi matututo ka din sa mga malalaman mo. Itong dasa naman, ang ibig sabihin, ano man ang sitwasyon na kinakaharap mo ay magiging pabor sa iyo. Ano man ang problem mo ay magkakaroon ng solusyon at saka magkakaroon ng clarity sa bawat sitwasyon na kinakaharap. Itong Five of Wands naman, may kailangan pagbabago sa buhay mo. At saka ano man ang pagtatalong nangyayari sa sitwasyon, pwede mo naman itong hindi pansinin or takasan para hindi na lumala pa or magkaroon ng tensyon. At saka guys, tingin ko sa mga cards mo, ang ilan sa inyo, hindi pa ito nangyayari. Itong reading na ito. Kaya, kapag napansin mo na, na nawawalan ka na ng time sa person mo, or hindi mo na nababalanse yung buhay mo, kailangan agapan mo na. Maraming nga po pala salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Tree, tree. Tomorrow, something you've prayed for is about to arrive suddenly. Affirm. Stop stressing. Something big is about to happen to you at the right time. The universe will give you what is yours. Type yes to believe. One, 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 one. New beginnings.